Hi guys! Welcome again to my YouTube channel, The Chef's Table. So again, I am Chef M, your personal chef in this channel. Again, family and friends, yung mga hindi pa po nagsasubscribe sa inyo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. And once you subscribe, huwag na po kunin yung kakalimutan na i-press or click yung bell button for the personal notification. And of course, keep sharing and like all the videos. And you are all free to drop your comments and suggestions. Later on po, i-shout out natin yung mga ibang kaibigan natin na nagpapa-shout out. I just forget to leave a list down there. Okay, and then, para po sa mga kababayan ko dito sa Pampanga, Maya Paado Cabalen, and also I would like to take this good opportunity to say thank you sa lahat po ng mga nanonood at nag-subscribe na sa akin. Nasa almost 800 subscriber na po tayo, mga idol. Maraming salamat po. So, ang gagawin natin ngayon is very basic. I mean, glazed donut. Diba? So, sino nga na ba naman po ang hindi mahilig sa sweets, especially donut? Sino ba naman ang tatanggi sa isang napakasarap na recipe? Kaya, mga idol, kunin mo na ang ballpen at papel mo, ilista mo na yung mga ingredients para mamaya, pilin mo na, and later on, meron ka ng sariling glazed donut. Okay guys, umpisahan na natin yung ating glazed donut. Mga kachabi, napakasarap po nito at napakalambot. Okay, ang unang gagawin natin mga idol is pagsasamahin natin lahat ng mga dry ingredients. So, I have the baking powder, I have the bread flour and the baking powder, and then yung dough improver natin. Okay, dough improver is para saan po siya? So, nakakatulong siya para lumambot at saka umalsa yung ating donut. And then, yung ugis niya, kayang-kaya niyang i-form doon sa gusto mong, hindi siya bumabagsak, hindi siya nagpa-flat, pero dough improver can help also yung mga yeast at saka baking powder niyo na i-formulate or i-form niya yung dough texture niyo doon sa magandang texture na gustong-gusto ninyong gawin. Okay? And then I have also the yeast and of course yung ating salt, no? And sugar. And then, aluin lang natin na mabuti ito, mga idol. And then, pag nahalo na siya ng mabuti, gawa lang tayo ng well or butas sa gitna. And then, doon natin ilalagay yung mga liquid ingredients natin. So, it's better to use first yung mas malaking bowl bago ninyo imasa doon sa table niyo. So, again, ang gagawin ko ngayon is more on the old tradition. So, hindi tayo gagamit ng mga machine para doon sa mga idol natin na walang mga mixer, no? Okay. Hand mixer po ba is possible for pagmamasa ng dough? Hindi ko po ina-advise yung hand mixer kasi ang hand mixer is napakababa lang po ng kanyang kayang gawin. It's more on the icing and creaming method lang siya. Kasi mabigat po kasi ang texture ng bread flour para kayanin niya yung bigat pag iniikot niya. So this one is more on heavy duty na or stand mixer. Pag meron kayong yung mga KitchenAid na stand mixer na normal size, ang kaya niyang ipit doon is 1 kilo, no? So wag natin isasagad lagi yung kayang gawin ng ating mga equipment. Kung 1 kilo, just half a kilo para ma-maintain natin yung ganda at ang ganda ng performance ng mga equipment natin. So this one guys, so maglalagay lang ako ng butas sa gitna and then itatry kong pag-aluin na muna yung aking oil and then also yung aking egg. And then ilalagay ko lang sa gitna. Pwede naman ninyong i-scramble na yung egg, pwede naman hindi kasi mahalo naman siya dito. And of course, ilalagay ko na yung water ko. And then, try ninyo na ikot-ikot lang at mamasa ng mabuti. Okay, you need an extra flour. So, hindi ko masasabi kung gaano kadami yung extra flour. But, make sure na yung extra flour na gagamitin nyo pag minamasa ninyo, just for powdering. Hindi yan kasama doon sa main ingredients. And also, I will going to add yung ating shortening. Okay, bakit meron shortening and fats?
Guys, this one is yung para hindi dumikit yung mga breads mo. And at the same time, mag-moist siya, no? So again, guys, yung extra flour na sinasabi ko, hindi siya kasama sa main ingredients. It's just for powdering, no? Pero kung gagamit ka ng mga stand mixer or ng mga heavy mixer, hindi mo na kailangan ng extra flour for powdering. Powdering extra flour is para lang hindi dumikit sa kamay mo and dun sa table mo. Okay, mamasahin na natin ngayon na ito. Okay? Okay, guys, let's do it. So, binaba ko lang ng konti yung camera. So, it's really important, guys, na nagugas tayo ng kamay. And of course, na malinis yung working area na pagtatrabahuin natin. Okay? So, ilalagay ko na ngayon dito yung ating donut. And then, this one, huwag na muna yung ugasan kasi dito natin mamaya i-re-rest yung ating donut. Okay. And of course, we need the dough cutter or spatula. Okay, this one. So, and of course, I need the extra flour. So, tulad ng nabanggit ko mga idol, kung meron tayong stand mixer dito, hindi na tayo mag-a-add ng extra flour pa nito. Siya mismo is kayang-kaya na niyang papinuhan. But this one guys, is kailangan natin. It's para hindi dumikit doon sa ating mga palad. So, kapag napifeel mo na dumidikit yun doon sa palad mo, all you have to do is to dust a little bit of flour. Ngayon hanggang maghalo na siya. So this one is still soft. Ang gagawin lang natin is nire-rotate, niikot-ikot yung dough hanggang maging firm siya. So ang gagamitin natin this one lagi, okay? So ikot lang to mga idol and then rotate, then press down, ikot, press, then ikot, press, then ikot, press, then ikot, press. So sigit siya ng konti. So this one is press down, press, twist. So ito yung gagamit natin lagi idol pag ganun. So para i-rub niya. So wag natin masyadong bibilisan or babanatan yung masyadong pag-push mo ng dough mo or else magkakaroon ng friction or init doon sa dough mo in between your dough at saka yung working area mo. Especially kung yung stainless table ang ginagamit mo. Kapag uminit yung dough mo, possible na yung ibang part or ibang portion ng ng yeast is mamamatay or magiging hindi na magpo-function, okay? So this one is hanggang mapifeel mo na very soft na siya and then at the same time is nagba-bounce siya na ganun. At saka pinong-pino na yun sa taas niya and i-re-rest na natin nun. So continue lang tayo dito guys, okay? Okay guys, check na natin. So after 40 minutes, so eto na siya. So check natin. So makikita nyo guys, yung mga plastic ninyo is mag-moist siya, no? It's because of nag-evaporate yung liquid na nilagay natin. Reason why plastic ang nilalagay natin is para hindi matanggal pa rin. Even nag-evaporate while fermentations ng dough mo, yung liquid niya is ina-absorb ulit ng dough mo, no? So parang yung umiikot na hangin doon sa loob ng palanggana mo tsaka yung dough mo is basa. It's because of doon sa nag-evaporate naman na liquid ng dough mo. So still, magiging moist pa rin yung dough ninyo. So this one is very soft. Then makikita nyo nag-double yung size niya. Pero pag tinanggal mo siya, alisin mo yung hangin, ipapunch down mo yung dough mo, 100% babalik siya doon sa same size na kung paano mo siya ni-rest kanina. But compare yung kanina at saka ito, this one is really soft. At saka mapino na po mga kachabi yung texture niya. Plus, pag pinarest mo, nagbabounce na siya. Ayan. So ibig sabihin, ready na po siya. So ang gagawin natin ngayon mga kachabi is magdatash lang tayo ng flour. And then, ipa-flat natin using a rolling pin. Using a rolling pin yung ating dough para mag-cut na tayo. Kasi after cutting naman, mag-rest na naman tayo ulit ng additional 30 minutes. No? So this one lang guys, i-flat lang natin. And make sure na after plating mo, depende dun sa lapad at taba na gusto mo. Okay? Always check yung nasa ilalim mo kung hindi dumidikit.
Again, kung hindi kailangan ng flour o hindi kailangan ni dust na flour, hindi po kailangan lagyan para hindi po mag-iba yung texture ng ating dough. So, i-flat lang natin siya ng pantay-pantay, mga idol. And then, after ninyong flat, make sure na gaganitin natin or i-rest natin yung dough para mawala yung shrink niya. Hindi siya mag-shrink. Kasi kapag banat na banat siya, tapos nag-cut ka, makikita mo biglang lilit yung item mo. It's better na i-relax ulit yung dough. And then, start tayong mag-cut ng donut natin. Okay? So, this one. So, I think this one is good enough. Pwede na mag-cut. So, again, idol, hindi ko makita yung donut cutter ko kasi I think naitabi ni Manang Det-Det. Kasi kapag naitabi ni Manang Det-Det, para mahanap mo yun, kailangan limasin mo lahat ng gamit sa bahay. So, meron ako dito yung ginagamit natin pang fried sa itlog, yung molder. So, ikakat ko siya. Okay, this one. So, ayun. And then, I have a small one round dito na cutter. So, pang-cut ko naman dun sa gilid niya. So, makikita mo, meron pang matatanggal na white. So, don't throw this one kasi mamaya pwede natin pirituhin to na separate. Okay, this one is my donut. Ayan na siya mga chubby donut. So, kung gusto mo lumaki yung bilog sa gitna, ganitin mo lang siya. Ayan. So, luluwag po yung nasa gitna niya. And then, using a baking sheet, i-rest ulit natin dito ulit yung ating dough. For additional 30 minutes para umbal siya ulit. Okay, gawa pa ulit ako ng isa. And then after 30 minutes, idol, pwede na natin ipirito yan. So, ikat lang natin. So, again, don't throw this one kasi mas masarap po yan mamaya. And then, palakiin lang natin ng konti yung bilog. So, this one. So, continue this one hanggang matapos ninyo yung mga dough ninyo. This one, idol. Okay? Nakagawa tayo ng 15 pieces. Ayan po. So, ayan sila. So, i-rest lang muna natin ulit for about 20 to 30 minutes and then magpa-fried na tayo. And then, meron din ako nagawa dito mga kachabi na mga bite size na mga donut. So, ito yung tinanggal natin doon sa gitna ng donut. So, ipa-fried ngayon natin to. Mamaya, and then, i-roll natin sa cinnamon with sugar. Ayan po. Okay, guys. Change venue tayo. So, na-lessen na yung mga tricycle sa labas. So, now is magpa-fry na tayo. So, naglagay na ako ng oil sa pan natin. And make sure na yung pan mo, hindi ganun kainit na kainit yung oil mo. Kasi kapag mainit na mainit to, then nilagay mo yung donut, mas mabilis siyang masusunog. And then, once na tama-tama lang yung init ng oil mo, iset mo na yung stove mo doon sa mainang apoy lang. And then, ilalagay na natin yung donut natin. Because it's really important po na mahina lang. Kasi bigla, pag nasunog yan, hindi pa luto sa loob. And then, magiging dark yung kulay ng mga donut mo. So, I just set the stove into very low fire. And then, meron lang din ako yung mga pinagtabasan natin. So, ito gagawin natin mo, Jaco. And then, a bite-sized donut with... Mojako is i-coat natin siya sa powdered milk and a powdered sugar. Napakasarap nun, guys. And then, yung iba naman is ilalagay natin. I-coat natin with sugar, granulated sugar, and cinnamon. Masarap din yun, guys. So, this one, ilalagay na natin yung donut natin. Be careful para hindi po masira yung design ng donut mo. And perfect. And it's really important, idol, na yung donut mo kapag pina-fried mo is lumalangoy siya doon sa mantika. Kasi kapag hindi yan lumalangoy, ma-absorb lang niya yung mantika na nilagay mo. No? At saka hindi siya ganun maluluto. Kasi makikita niyo mga idol, yung donut meron siyang belt sa gitna. Ibig sabihin po, yun yung pagitan ng, yung first side niya and then second side niya. So, makikita mo, meron siyang belt sa gilid na gitna. Sa gitna.
pag konting-konti lang naman yung oil, I mean, kapag hindi naman mainit yung oil and then ilagay mo na yung donut, similar kapag nagpa-fry ka ng fried chicken, i-absorb ng item mo yung mantika and then magiging oily na yung, o magiging fatty na yung mga items mo kasi inabsorb niya yung init, no? Hindi kasi ganun katama yung temperature ng mantika mo. And then, ayan mo lang siyang ganyan, langoy-langoy. And then, it's also important na huwag mong pagsabay-sabayin na ilalagay yung donut mo. Kasi baka bigla kang magpanik kasi nakikita mo nagbabrown na lahat. And then, isa-isa mong tinatanggal yung mga items mo sa oil. And then, yung iba na o-overcook na. So, better na mag-wait ka lang ng ilang seconds, then ilalagay mo yung isa. At least, sunod-sunod lang yung pagkakaluto nila. But definitely, hindi yan sabay-sabay. So, hintayin lang natin mga idol. No? So, mainang apoy lang siya, guys. So, check na natin mga idol. So, this one, yes, it's almost, no? So, pag nakikita mo nagiging golden brown na siya, pwede na natin yung baligtarin mga idol, okay? Para maluto na both sides. Okay, it's really good. Konti-konti na lang. Okay, and then i-ready na natin yung ating pang-strain para matanggal lang yung fats niya. And then after this, mamaya ako na ipiprito yung iba, gagawin na muna natin yung ibang mga parapernalia natin dito. I mean yung ating glaze, sugar glaze. Napakasarap nito guys, and napakalambot niya. No? And doon sa mga mudjako donut naman natin, after ninyong kinuot ng powdered sugar with powdered milk, huwag natin silang tatakpan kasi pag tinakpan mo siya, magmumoy siya. So yung nilagay mo na, kinuot mo na powdered sugar with milk, mababasa lang siya at mawawala. Ayan mo lang siya na naka-open. Hindi naman siya ganun kabilis tumigas kasi coated naman siya ng powdered milk at saka ng sugar. No? So this one, it's almost. Ayan guys, napakaganda ng kulay nila. Importante po talaga guys na lumalangoy yung mga donuts mo. Kasi kapag konting-konti lang yung mantika mo dyan, i-absorb lang ng donut mo. Yes. Okay, this one guys. Look at this one. See? It's beautiful. At saka magpo-float siya guys. Para siyang palitaw. Magpo-float siya. Ayan. Looks good. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina guys. No? Yung huwag mo sabay-sabay ilalagay. Definitely hindi yan sabay-sabay maluluto. But kapag pinagsabay-sabay mo, halos yan na walang space yung paglalagay mo, magpapanik ka kapag nakita mo isa dark color na siya. Dami yung mga tricycle, no? Alright, this is good. So, ang gagawin naman natin ngayon yung iba dito and then isa-set natin siya. Okay, patapos ko ng pirutuin mga idol yung ating mga malalaking donuts. So this one is look at this one is good. So naglagay na rin ako ng towel para mas mabilis matanggal yung fats niya. So ang susunod ngayon natin mga kachabi is yung mga mini donuts natin, no? So ilalagay mo lang yan. 100% napakasarap nito idol. Tsaka kapag nilagay, I mean, ni-rest mo na yan, nag-double na yung size niya. And then, once na nilagay mo pa yan sa oil, magpa-pop din siya. It's because of the, yung init ng oil mo, no? So, this one. Ayan guys, so, para ka nagtitinda ng fishbowl. Okay, this one is a set aside muna natin bago natin gawin yung iba. So, yan. Tama lang to. Ayan guys, so lumalaki sila. Parang fishball. Tamang-tamang merienda to. Ayan, for the kids. So ayan lang natin siya hanggang continuous lang guys yung paghalo natin. No? Kasi hindi katulad dito ng ibang donut na flat siya, pwede mong ihalo both sides. So this one is continuous yung halo natin kasi para patuloy lang yung pag-ikot niya and then patuloy na pare-pares yung luto niya. No? Kasi hindi nga siya flat guys. No? Pabilog po siya, ayan. Napakabilis lang nito, idol, and then set aside lang natin. Okay, now gagawin natin yung
cinnamon sugar natin para doon sa mga maliliit na sugar, maliliit na doon, maliliit na sugar. So I think cinnamon. Kung mahilig ka sa cinnamon, guys, pwede mong dagdagan. Kung hindi ka masyadong mahilig sa cinnamon, pwede i-less naman natin siya. So, halo lang. This one. Mabango. Okay, let's go. Dagdagan lang natin na sugar. Ito lang, guys. Tapos, iko-coat ngayon natin dito yung ating ibang small donut. Ayan. Iko-coat lang natin. Look at this one. Sarap nito, guys. Sobrang masarap nito. Then, so meron na tayong cinnamon donut. Then, gagawin natin ngayon is yung ating powdered sugar. Saka milk. So, mas masarap siya, guys, kung Burr Brand, no? So, I have here is yung, ano ba to? Anong tatak nito? Milk Magic, no? Pero mas masarap sana kung Burr Brand. So, mas maraming powdered milk, mas masarap siya, guys. Tubusin lang natin to. And then, I have powdered sugar. Alright, then isip lang natin. So, ilalagay naman ngayon natin, guys, yung ating ibang donut. So, this one. Milk naman siya. Napakasarap po nitong mutsako na to. Bite size lang siya, guys. Really good, this one. See? See? So, in just a few minutes, in just 1 minute, doon nakakagawa tayo ng dalawa. I told you. Hello. And this one? Tingnan mo. So this one, guys, na plate ko na. So ito yung ating cinnamon donut. And then ito yung mochako natin. So meron na tayong dalawang recipe, no? So tabi muna natin ito. And then gagawin ngayon natin yung glaze ng donut natin. Okay, sugar glaze tayo. So, ito guys, powdered sugar. So, one cup powdered sugar and then half cup water. Oh, yun ang tamang mixture niya. And then, ito na yung 1 cup natin. And then, lagyan lang natin ng tubig. Then, gamit lang tayo ng wire whisk. Hanggang mag-melt po yung powdered sugar. Ngayon, kung gusto mo yung makapal na makapal yung texture ng powdered sugar, pwedeng-pwede tayong mag-add. I think kailangan natin mag-add ng salt. So, this one is more than 1 cup, guys, okay? Oops. I think 1 cup. Kasi napaka-importante po na sinisip natin para mawala yung bula-bula niya. Do it again. Ayan. Tama-tama na siya. So, this one. So, iko-coat ngayon natin dito yung ating mga donut. So, this one. Where is my gloves? Ayan yung texture niya, guys. So, eto yung mga donut. Pieces. I think 4 lang. Okay. And then, kuha lang tayo, then i-dip lang natin dito, guys. Ayan na siya. Ayan. So, ayan lang natin siya. And then, hanggang matuyo siya. So, this one is continuous lang hanggang matuyo yung ating mga donut. Again, if you want na malapot na palapot yung powdered, yung sugar syrup, sugar mixture ninyo, bawasan lang yung tubig and then mas marami yung powdered sugar. So, nasa inyo kapag gusto mo makapal na makapal yung texture ng sugar ninyo. No?
So I think parang half cup water or less than half cup water, and then maglagay ka ng 2 cups na powdered sugar. Makapal na makapal siya. So this one, hintayin lang natin yan. Hintayin lang natin siyang makoat. Malamig. Then magpe-play na tayo. Okay? Alright! There you have it, guys. No, tapos na tayo. So, kinoat ko na po lahat ito. So ito na po yung ating mga glazed donut. No? And of course, yung ating dalawang bite size na mga donuts. So what I have here is mojaho. And of course, yung cinnamon sugar glaze natin na donut. Bite size na donut. So, sa isang recipe, guys, nakatatlo tayo. No? So, this one, napakaganda. Sugar glaze donut. So, after ninyong ginlaze yan, ayan nyo lang for about few minutes para tumigas siya and then kumot siya. Okay, so, yung possible na po pwede gusto mong makapal na makapal yung texture ng sugar coating mo. It's more on, I think, 3/4 or half cup na water, and then yung powdered sugar mo hanggang 3 cups or 3.5. Kapag gusto mong makapal. So, nasa iyo kung gusto mong manipis lang or makapal, add ka lang ng add ng sugar. Nagugulo na ako kung ano muna kong titikman. So, this one, yung ating mga mudra ko, see this one. Fantastic. Let's call this one cinnamon. Cinnamon is nakakapayat siya, but kapag nilagay mo na sa mga pastries, I don't think so kung nakakapayat pa rin yung cinnamon. Look at this one, very small. At least hindi na sayang yung pinag-cut mo dito, di ba? And of course, yung glazed donut natin. Fantastic. More sugar. Wow, sobrang soft. Look at the texture. Sobrang soft. Sobrang sakto lang yung tamis niya. Kasi yung donut po, hindi naman siya ganun katamis. Yung glaze lang. But again, hindi siya magiging glazed donut kung hindi siya matamis ng konti, di ba? This is very good, guys. Pwede na po siyang pangregalo, pwedeng i-online selling. At the same time, for a special occasion, you must try this one. Perfect. Again, guys, maraming salamat po. It's a long day again. Again, thank you so much po sa lahat ng mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe na and like and share all the videos. Maraming salamat, guys. Keep sharing. Ciao!